Kamusta ka anime? Ito na ang episode 241 ng season 2 SLAMDUNK fanmade na pinamagatang Japan Bilig. Disclaimer lang ka anime, ang inyong maririnig at makikita sa kwento ay pawang fanmade at fanfiction lamang. Wala po ito sa original na manga at anime. Ito ay ginawa ko para mabigyan ng kasiyahan ang mga taong nagmamahal at sumusuporta pa rin sa SLAMDUNK. I hope na lumabas na ang season 2 nito. At pag nagustuhan nyo naman ang aking ginagawa, huwag kalimutan na mag-subscribe. At pakifollow na din ang aking Facebook page at Facebook gaming page. Maraming salamat. Tara, at atin ang simulan. Bitch, get off of me. I'm fucking deep in Tennessee. With my brothers from the 3B. Quick to click and break the peace. No respect for what they... Mabalik tayo sa nakaraang episodes. Dahil counted nga ang tira ni Sakuragi, may one free throw siya. Kailangan maipasok mo yan, Hanamichi, sigaw ng mga kaibigan niya. Ibinigay nga ng referee ang bola kay Sakuragi. Sabay tira nito sa free throw at pumasok nga ang bola. Kaya ang score ay 25-17. Balik sa 8 ang lamang ng Shohoku. Nice shot, Hanamichi. Bati ni Miyagi. Dagdagan pa natin ang lamang sa kanila. Sagot naman ni Sakuragi. Tama ka sa sinabi mo, Sakuragi. Kailangan, bago mag second half, nasa 20 na ang lamang natin sa kanila. Para tuluyan na silang kabahan sa ating kupunan. Wika ni Akagi. Nasa panig na nga ng Hayamazaki ang bola. At hawak na ito ni Naruse. Okay mga kasama, konti lang naman ang lamang nila. Kayang-kaya natin sila na matalo. Papayag ba naman tayo na hindi natin sila mahabol? Wika ni Naruse sa mga kasama niya. Sabay atake nga nito. Sa pagkakataong yun, nagawa niyang malusutan ang depensa ni Mitsui. Dahil na open siya, kaya tumira ito ng jump shot at pumasok ang bola. Puntos nga agad para sa Hayamazaki. Ang score ay 25-19. Baba ulit sa 6 ang lamang ng Shohoku. At 3 minuto na lang ang natitira para sa first half. Nice shot na Ruse. Bati ni Tetsuro. Napakalaki pa ng ahabulin natin na lamang sa kanila. Dapat na nating ilabas ang ating laro. Kahit nasa first half pa lang tayo. Seryosong sabi ni Naruse. Tama ka sa sinabi mo, Naruse. Huwag natin hayaan na patuloy nila tayo na matambakan at pagtawanan. Muling sabi ni Tetsuro. Si Naruse, alam ko matindi din ang naging training niya sa shooting. Yun talaga ang hinasa ng coach niya. Yun ang pagkakaalam ko. Wika ni Mamoru. Tama ka dyan. Kaya yung bitaw niya sa bola ay talaga namang nakakahanga. Dahil halos ng tira niya lahat ay pumasok. At siya din ang halos gumagawa ng puntos sa kupunan nila. Sabat naman ni Magoichi. Naisahan na naman ako ng mokong na to. Pero napabilib din ako ng mga shooting niya. Pero di na nakapagtataka kung bakit ang ganda ng bitaw niya sa bola. Tama nga ang sinabi sa akin ni coach na may isang shooter sa Hayamazaki na to. Mukhang eto na ang tinutukoy sa akin ni coach. Kaya naman, hinding-hindi ako papadaig sa kanya. Papatunayan ko yan sa harap mismo ng aming coach. Mahinang sabi ni Mitsui. Hayamazaki! Hayamazaki! Paulit-ulit naman na sigaw ng mga taong humahanga sa kupunan nila. Nasa panig na nga ng Shohoku ang bola at hawak na ito ni Miyagi. Habang idinidribble niya ang bola, biglang hingi ng pasa ni Mitsui. Sige Mitsui, alam ko babawi ka sa kanya. Bulungan ni Miyagi sabay pasa ng bola dito. Pagkakuha nga ni Mitsui sa pasa, sabay atake niya.
Pero sa pagkakataong yun, hindi siya nagtagumpay na makalsot kay Naruse. At nagawa pa nitong masundot ang bola mula sa kamay ni Mitsui. Pagkakuha nga ni Naruse sa bola, mabilis itong bumababa papunta sa court nila. Sige Naruse, kaya mo yan. Sure mo na, para mas mapababa nyo pa ang lamang ng shohoku. Sigawan ng mga tao. Hinabol nga ni Mitsui si Naruse, pero di na nito nagawang mapigilan at isang easy layup ang ginawa ni Naruse. At pasok nga ang bola. Puntos na naman nga para sa Hayamazaki. Ang score ay 25-21. Baba sa 4 ang lamang ng shohoku. At halos 2 minuto na lang ang natitira para sa first half. Ayos, ganyan nga. Sa tingin ko, makakaramdam na sila ng kaba. Sana magtuloy-tuloy na ang magandang opensa nila. Kailangan kami ang makalamang bago matapos ang first half. Ngiting sabi ng kanilang coach. Ano na number 14? Walang kagana-gana ang depensa mo. Pakitaan mo naman ako ng magandang laban. Ngiting sabi ni Naruse. Huwag mo ko yabangan. Hindi porket nakakalusot ka, eh malakas ka na. Huwag mo munang buhatin sarili mo. Baka mamaya, mapahiya ka lang. Seryosong sabi ni Mitsui. Huwag mo ko takutin. Dahil matagal nang ubos ang takot ko. Wika muli ni Naruse. Lumalakas na loob mo ah. Nakahabol lang ng konti, lumaki na ulo mo. Tandaan mo, babawi ako. Sambit muli ni Mitsui. Coach, nahahabol na nila tayo. Ano na ang gagawin natin? Tanong ni Aya ko kay Coach Anzai. Huwag magpanik. Kalma lang. Kayang-kaya nila yan. Magtiwala tayo sa kanila. Parang di mo naman sila kilala. Sagot nga ni Coach Anzai, sabay hawak sa salamin nito. Nasa panig na nga ng shohoku ang bola at hawak na ito ni Miyagi. Sabay sigaw ni Mitsui habang tumatakbo. Miyagi! Tito, bilis! Ipinasa nga ni Miyagi ang bola kay Mitsui. Pagkakuha ni Mitsui, sabay tira nito sa perimeter. Sinubukan siyang habulin ni Naruse, pero hindi siya nagtagumpay dahil sa bilis ng release nito sa bola. At yun nga, pasok ang tira ni Mitsui. Puntos para sa shohoku. Ang score ay 27-21. Balik sa 6 ang lamang ng shohoku. Nice shot, Michi. Mukhang ginanahan ka sa sinabi ko ah. Ngising sabi ni Sakuragi. Tama ka Sakuragi. Hindi ako papadaig sa kanya pagdating sa shooting. Isa kaya ako sa number one shooter sa distrito ng Kanagawa. Sagot ni Mitsui. Huwag na kayo dyan magdaldalan. Depensa na. Lakihan na natin ang lamang sa kanila. Sambit nga ni Akagi sa 2. Tingnan mo tong siguri. Panira sa momentum. Wika ni Sakuragi. Tama si Captain Sakuragi. Depensa na tayo. Sambit muli ni Mitsui. Nagawang mapababa ng Hayamazaki ang lamang ng shohoku. Pero bumawi naman agad si Mitsui. Magtutuloy-tuloy na kaya ito? Yan ang aabangan natin sa susunod na kabanata. Muli, maraming salamat. This is Phantom Man and sign out. Bye-bye.